The old is gone and the new is here. Binago at patuloy na binabago ng Panginoon ang buhay ni Mark Stephen, o mas kilala natin noon as Sabel Gonzalez. Well, you know, yung sa word na binago, kung binago na ako ng Panginoon, no, I can say, binago niya ako, yes. May binago na siya sa akin, pero meron pa siyang binabago sa buhay ko. Yung binago niya sa akin, I can say na, ayun yung hatred ko sa family ko, sa mga nakasakit sa akin, yung unforgiveness ko, and then yung relasyon ko sa family ko, yun, binago ng Panginoon. Nagkaroon na ako ng peace and forgiveness in my heart. Bata pa lamang si Mark ay kulang na ang pagmamahal na nararamdaman niya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. At lumaki ako sa lolo't lola. Pero yung grandfather ko, namatay siya when I was 7 years old. 7 years old. At iniwan ako ng mother ko. Ang kwento ng lola ko sa akin, after 2 months, iniwan ako ng mother ko. So lumaki ako sa lolo't lola ko. And then, growing up, wala talagang father figure or pagkalinga ng ama. Maliban dito, ay nakaranas din siya ng pagmumulestya noong bata pa siya. Dahil sa pakikinig sa mga worship songs at pakikinig ng salita ng Diyos online, kaya niya nakilala si Jesus. Kung babalikan ko yung buhay ko dati bilang transgender woman, you know, bilang Sabel Gonzalez in the LGBT community, I can say na masaya. Makulay, you know. May kwento. You know. I can say na so survive ako doon sa ganung pamumuhay as a transgender woman. Pero sa likod nito may puwang. Hindi naging madali ang pagbabago ng kanyang buhay dahil aminado siya na may mga pagkakataon pa rin na bumitaw siya sa Diyos. My first encounter with the Lord, hindi siya naging madaling journey. You know, kasi after ko nag-post nun sa Facebook about sa faith ko at naranasan kong pagbabago in my first encounter with the Lord, nag-viral siya. Back 2017, 18. So in social media, sa mga YouTube. Sa YouTube, sa mga news, and also sa community ng LGBT, kumalat siya. And then na-overwhelm ako that time. Time na yun, sinabi ko kay Lord, parang hindi pa ako ready. Kasi ayokong, as a Christian, yung isip ko noon, honestly, ayokong mag-double life. Dahil sa mga pangyayari, nag-backslide o nawala siya sa Panginoon. Gumagawa ko ng kasalanan, pero pinapaalala niya sa akin yung pagmamahal niya. Wow. Sabi ko pa nung kay Lord, Lord, 5 years lang po, babalik na ako sa iyo. Pero hindi niya ginawang 5 years. 2 years, balik na. 2 years, sabi ni nakbalik ka na. Alam niyo yung second encounter ko kay Lord. Bumalik ako sa kanya. Hindi ako bumalik. Siya ang nagbalik sa akin. Sa ngayon, patuloy na rin siyang naglilingkod sa ating Panginoon at ginagamit ng Diyos sa Living Free Ministry ng Christ Commission Fellowship o CCF. Ang Living Free Ministry po, ito po ang ministry o mga grupo na nagmi-minister sa mga katulad po namin na mayroong same-sex attraction. Na kung saan isa po siyang support group from our church. We can't change the past, but the Lord can change the meaning of it. Tunay na sa Diyos lang natin matatagpuan ang tunay na pagmamahal at siya lang ang may kakayahang bigyang kulay ang ating buhay. Isaiah Mirafuentes, Newslight.